syempre gusto rin natin ipakita sa ating sarili, which is lahat naman no ng mga tao is may mga Facebook naman, is connected na yan sa buhay natin, kaya naman pag nagano tayo, kapag nag picture taking tayo, syempre ipinapakita rin naman natin yung figure natin doon. Hindi lang yung figure na pinapakita mo, kundi syempre maganda sa loob mo yung pinaghirapan mong pagpapapayat, kasi hindi ganun kadali ang magpapapayat. Kasi kung madali lang magpapapayat, ang dami na sigurong payat at wala na sigurong nagpapakonsulta sa mga nutritionist, wala na sigurong nagpapakots sa mga fitness instructor, wala na sigurong nagpapa-liposuction para lang mabawasan ang kanilang mga taba. So, yun. Kaya naman kung nakikita nyo kami na nagpo-post sa aming mga Facebook ng kung ano-ano mga pagpapapayat or achievement namin, nakikita nyo yung resulta namin, sana hindi kayo ma-anon sa mga pinapakita namin. Bagko sana maging ano sa inyo yon, motivation, inspiration. Kasi sabihin nyo na lang, bonus na lang namin guys yung pagpo-post namin sa mga Facebook namin ng aming transformation result. Guys, kasi ang sarap sa pakiramdam yung nakikita mo yung sarili mo, yung mga pinaghirapan mo sa sarili mo na yun, yung achievement mo. Yun ang kagandahan no. Bago ka mag nung nag-start ako 194 libras ako, which is 194 kulang 200 ano yun? Pounds. Oh, so ngayon ang required ni Doc, ang sabi niya dapat mga 176 pounds ako, which is 80 kgs dapat. Eh ngayon bumaba pa ako doon, 162 kgs na ako. Hindi naman ako totally sobrang payat ngayon, may natanggal talaga yung taba ko at saka napalitan ng kunting muscle, kasi kita niyo naman pabuhat-buhat tayo paminsan-minsan sa track, kahit na naglulunghol ako, ginagawa ko pa rin yung I'm just trying my best to be a physical fit in ano guys, in while doing tracking. Kasi alam nyo naman no, hindi naman lingid sa kalaman natin na nasa tracking tayo, hindi tayo masyadong nagagagalaw, which is pagising natin sa umaga, almusal, drive maghapon na yan, hihinto ka lang para umihi, mag shower Hi you guys, good morning, good morning. Ang art location natin, sito sa bahay ngayon. Pauwi ko lang kapon ngayon. Schedule ko para sa sa blood works. Pero hindi ko sinasayang ang pagkakataon, hanggat may pagkakataon ako, talagang nag-exercise ako. Kaya naman, bago tayo dumiretso, bago ako pumunta sa clinic, buwan ko na. Tatakbo muna tayo yung mga isang oras lang. Bukas na ganun mapagpawisan naman tayo. Nagawa ko yung incline 10%. Tapos 5 miles per hour. Ngayon, pagpapawis na ako kanina, tutuloy ko lang. Sayang ang pagkakataon eh. Habang nangungod ako ng move eh. Tumatakbo ako sa treadmill. Alright you guys, tara. Kita nyo naman yung papawis ano natin dyan sa bahay. Ayan, pupunta tayo doon sa clinic, kukunin ko muna yung referral, pagkatapos magpapa-eye check ako, tapos diretso tayo doon sa Dynacare, papa-blood works tayo. Siyempre kasama natin si Mami. Hi Mami! Uy, ang ganda ni Mami! Hilain mo ito ha? Kaya mo ito na? Hilain mo? Tuta. Na ano na? Na-frozen lahat. Kasi itong mahirap dito sa Canada, lahat frozen. Frozen lahat. Frozen. Ano, ayaw? Oh.
Ayaw? Wala bang gloves? Yun pala. Nahirapan mo yung life mo, honey. Eh, naglalaklat kasi. Antayin kasi hanggang matunaw to. Wala naman taga-shabay dyan. Pero kung sa Pilipinas, guys, nasa Pilipinas tayo, okay, ano na yan, siguradong baha na yan dito. Walang tigil o humpay na baha yan. Alright. Sabuling kaya muna to. Ha? Atatan? Okay. Sino na magsasara? Huh, lamig. Dadaan muna kami sa school din ng anak ko kasi abot ko yung linuto ko, ganin ang pinapaitan para matikman niya tapos yung mga kaklase niya. Mag-snow pala kagabi, snow pala kagabi. Ang lamig guys, ang lamig. Ano na yun, mami may harapan siya mami mag-backing. Yung camera yun ng ano eh. Let's go, let's go. Ito tayo muna sa clinic pagkatapos daran natin yung anak ko. Hindi ah, daan muna tayo sa ano, kay Paypay tapos diretso ganun sa clinic. O sinabi mo na ba sa kanya? Oo na, mag-abang. Sige, mag-abang siya daw. Bundok-bundok ang isno. Alright you guys, andito na tayo sa St. John High School. Aling anak ko, abot natin yung pagkain niya. Malaglag pa yung camera mo. Ano na? Sabi mo, natan niya kasi. Oo. Hi, siya ito camera. Hi. Ito na kasi mabutas pa. Oo. Okay, thank you. Sige, ingat. Bye, ingat ma'am. Thank you, mommy. Alright. Yosi boy yung mga ano. Yosi boy mo, ha? Napahitan mga lode yung ano yung inabot namin kay Princess. Kesa meron pala siyang vlog ah. Arang pangalan ano niya, vlog niya. Trinidad Sibling. Ilalagay ko yung link diyan sa inyo sa may screen para makita niyo, i-check niyo 'yon. It's all about mga pangbata. Ayun, gusto nung panoorin ng mga anak niyo. Oh, 'yun. Meron din guys si Mrs. Ah, meron din siyang ano. Facebook page, it's all about exercise, anything inside the house, yan. Ang pangalan ng vlog ay Facebook page ni Macy's is The Tracker's Wife. Wow! Yan. Siya ito na camera, honey. Hmm? Ay! Hindi, wow. Ano, tango lang siya. Tango ah. Yan lang naman guys eh. Walang may bang libangan, hindi mag upload ng videos. Sana magustuhan nyo yung mga video vlog namin, yung mga pinupost namin, sinishare namin. Yan. At ngayon, didiretso na tayo ngayon sa clinic. Kung kaya saan kukunin ko yung aking referral. Sa baba tayo, nandun pa? Ayun doon. Tayo sa Pharmacy and McGregor Medical. Ito yung aking clinic. Kung saan nandito yung aking doktor. Tara, samahan nyo ako guys. Punta tayo sa loob. Hindi na kasi dadamputin ko lang naman yung ano eh. Yung referral na ipiprint ni ano, kababayan nating Pilipina rin yung ano dyan eh. Dyan sa loob. Yan. Okay. Alright. Tambak ang isna. Ah. Hop ya. Yeah. Alright. McGregor Medical. Let's go. Hello. Kailangan ko pa bang magmas? Wala ka lang kung wala. Wala naman ako si. Parang pumayat ka. Pumayat ako. I-print natin. Nagpapasiksi ba? Hindi ba? Mag-isa kasi, kaya yan. Oh, okay. Kala ko nagpapasiksi. Ay, alin ba? Ayung aking referral para okay, sa blood work. Oo. Ayan.
Ready na. At pagkatapos nito, tatawagan ako ni Doc para? Para sa resulta. Alright. Sana may print man lang niya. Sana bumaba man lang yung aking ano? Blood works. Yung blood work? Oo. Kasi nung nakaraan, medyo mataas, di ba? Ba, naggagamot ka. Oo, tapos nagbawabawas na rin ng timbang. Kolesterol. At tignan mo nga dyan kung anong mataas. Makikita mo pa ba? Mataas ang aking ano eh. June 7 yung huli kong blood works, no? 2022 last year pa. Mataas ang cholesterol liver, tapos sugar. Oo, mataas din. Mataas din ang sugar. Tapos, mataas din yon. Tapos, obese pa yata ako, overweight. Overweight ka ba? Yun ang sabi ni Doc eh. Pero bawas na ako. Yung timbang ko, bumaba na talaga. Palitan na ng konting muscle. Very good. Oo, baka sakali nga bumaba rin yung number ko ng ano eh, ng blood works. June 16. Pagkatapos ko na lang siguro ito bago ako magpa-physical ulit kay Doc. June pa ka pa naman due eh. Sa June pa ulit? Mm-hmm. Oh, okay. Di okay lang. Oo. Okay lang. Ano ba sabi niya dito? Lose weight to be 80 kilogram ang target mo. Oh, pero ilan ba yung 80 sa lip pounds? 160? Pounds. 80 times 2.2? 80, times 2.2. 176. 160, ano na ako ngayon eh, 166. 166? Oo. Oo, edi ano na. Oh, good na yun. Oo, less than ano. Okay na yun. Tapos, ito na lang sana bumaba ng konti. Malalaman din naman, di ba? Oo. Kasi nagda-diet ako eh. Hindi na ako masyadong nagiinom. Oo, baka sakali nga eh. Alright, tapos malalaman na lang ni Doc, no? Thank you. May video vlog kasi ako, alam mo naman. Nagbo-vlog ka? Oo, check mo ako. Lakay tracker. Lakay tracker. Alam mo yung lakay, di ba? Oh, lakay tracker. Yun yung vlog ko. Okay, thank you. Yan guys, tara. Punta na tayo sa Dynacare. Papadugo nga tayo. Alright. Alright you guys. Dito na sa akin yung referral galing kay Doc. Sa aking doktor. Ayan, mga cholesterol, kung ano-ano, blood sugar, matataas na ano. Pero yun na naman ang i-check nila sa atin, hindi na yung papel. Tapos malalaman natin kung dumating yung result, kung bumaba rin yung mga numbers ko. Kasi mataas nga ako, yun nga yung trinitreat ko mga kaibigan, yung gout ko, mataas ang uric acid ko. Mataas ang sugar level ko, which is lead to type 2 diabetes, and mataas ang aking blood cholesterol. Ayun. Tapos mataas ang yung timbang ko, ang re-require ni Doc is 176 libras or 80 kgs. Yun, nakuha ko na yun kasi 176 na lang ako ngayon. Which is nasa ano na lang yun, nasa 75 siguro kung di ako nagkakamali. 75 kilos na ako ngayon. So, okay na yung aking timbang. Yung tatlo na lang ang kinukure ko, yun. Malaman natin kung may pagbabago ba yung aking paghihirap na to. At kung sakali na may pagbabago, ituloy-tuloy ko to kasi gusto paano, ko rin. Paano pag walang pagbabago? Hindi ba ituloy? Ituloy-tuloy natin to. Kumbaga sa ano, may mabago. Sabi ano, nga nila, tatlong, kung may diabetes ka, magpo-fasting ka. Oo, yun. Yun ang ginawa namin nung nakaraan, ngayon, fasting. Tatlong klase yung fasting oras mo. 12-12, 18-6, 24-24. O mag-fasting. O, yun. 12-6, 12 hours, then 6 hours. Yung fasting guys, yung fasting guys, yung parang hindi ka muna kakain. Pero itry nyo i-search muna sa Google yon.
kung ano yung ibig sabihin ng fasting, yung mga bago, yung mga gustong mag-lose ng weight. Kasi case to case basis yan eh, hindi ka basta-basta nagpa-fasting kung may medication ka. Kailangan nyo munang mag-consult sa inyong doktor upang sa ganun eh magawa nyo yung proper way. Katulad ko, katulad ni Mrs. Kailangan muna nating kailangan ko, nag-consult ako sa doktor ko, yun nga yung mga ano, kailangan mo bawas-bawasan yung mga kinakain mo na nakasanayan natin. Lakas ko dating uminom, kada uwi ko talaga nakahilata lang ako sa bahay na wala man lang ginagawa, tapos nagluluto ko ng sabaw, pinapaitan at kung ano-ano mga matatamis kinakain ko, at umiinom ako ng alak, 2 bote ang nauubos ko mag sa loob ng isang ano, sa loob ng isang ara sa na nasa bahay ako. Ako lang mag-isang umiinom noon. So nagdevelop ako ng uric acid since nandito tayo sa Canada. Ang pagkain kasi dito medyo may kamurahan kung bibili ka kumpara sa Pilipinas, no? Lalo na yung mga baka-baka, yung mga beef ganun. Ay sinasamantala yung pagiging maaluan sa ano, sa lugar kung saan mura ang pagkain. Siyempre sa Pilipinas hindi naman natin masyado natitikman 'yan. Dito lang. So and then, yun, nag-develop ako ng kung ano-anong mga ano, nung huli kong blood works, at yan naman kinukure ko. Hindi naman siguro lingid sa inyo, di ba? Minsan nagpupos ako sa aking YouTube na nagbubuhat-buhat, nagpupos ako sa community ng pagpapabayat. Ito nga yun, guys. Hindi ako nagpapabayat para lang ipakita sa ano na gusto kong magpapayat kasi gusto kong ano, di ba? Meron kasi akong reason kung bakit din. Yun ang pinaka number one na reason ko kung bakit ako nagpapapayat. At ayan, malalaman natin. At kung sakali man, eh sana bumaba. Ilan ang binaba ng timbang mo? 166 na ako ngayon. Siguro bumaba pa ng mga ano, baka 162 na ako ngayon. Nung mga bago ka mag nung nag-start ako, 194 libras ako, which is 194, kulang 200 ano yun, pounds. Oh, so ngayon ang required ni Doc, ang sabi niya dapat mga 176 pounds ako, which is 80 kgs dapat. Eh ngayon eh bumaba pa ako doon, 162 kgs na ako. Hindi naman ako totally sobrang payat ngayon, may natanggal talaga yung taba ko at saka napalitan ng kunting muscle kasi kita nyo naman pabuhat-buhat tayo pamisa-misan sa track kahit na naglulunghol ako, ginagawa ko pa rin yung I'm just trying my best to be a physical fit in ano guys, in while doing tracking. Kasi alam nyo naman, no, hindi naman lingid sa kalaman natin na nasa tracking tayo, hindi tayo masyadong nagagagalaw, which is pagising natin sa umaga, almusal, drive maghapon na yan. Hihinto ka lang para umihi, mag-shower, magpagasolina. At pagkatapos noon, eh wala na, 'di ba? Drive na naman pagkatapos ng gabi, tulog na yan, gising. Yung routine mo ganun lang. Ako talagang inano ko yung sarili ko kasi gusto kong tingnan kung yung type 2 diabetes na sinasabi na baka sakaling may cure. Kasi ako, mayroon akong 3 klase ng gamot na tinitake na para sa diabetic, cholesterol at saka gout. Yun ang reseta sa akin na mini-maintenance ko. At sana bumaba. Kaya samahan nyo ako sa mga journey ko, guys, no? At sana may bigyan ko rin kayo ng konting ano sa ano na to, sa mga ginagawa ko, yung motivation or inspiration. Katulad si Mace, ang laki rin na binagbago niya. Laki ng ano niya, ng inilose niya ng fat kasi yung talagang solid fat din siya before. Ngayon medyo nag-build up na siya ng medyo muscle. Tsaka mas maganda pa kasi, guys, yung medyo physical fit tayo kaysa yung medyo sobra tayo sa ano, sa katabaan. Yan ang minsan. At least kahit papaano naman pag maganda yung pangangatawan natin outside, ganun din siyempre inside. Hindi ka rin hindi ka rin masyadong mayayang mag-picture sa sarili mo kapag ka physical fit ka. Hindi yung I've been there, ayokong magsalita ng kung ano, no, na dati before malaki ang chan ko kung mag-picture taking, nasa likod ako ng ano ng
nasa likuran ako ng mga kasama ko nagpipicture taking, or inaabot ko yung unan, takip ko sa aking tiyan, or nagsusot ako ng jacket, hindi ko man lang maalis yung aking jacket na malaki, or kapag nagpicture ako mukha lang. So which is syempre gusto rin natin ipakita sa ating sarili, which is lahat naman no ng mga tao is may mga Facebook naman, is connected na yan sa buhay natin. Kaya naman pag nagano tayo, kapag nag picture taking tayo, syempre ipinapakita rin naman natin yung figure natin doon. Hindi lang yung figure na pinapakita mo, kundi syempre maganda sa loob mo yung pinaghirapan mong pagpapapayat, kasi hindi ganun kadali ang magpapapayat. Kasi kung madali lang magpapapayat, ang dami na sigurong payat, at wala na sigurong nagpapakonsulta sa mga nutritionist, wala na sigurong nagpapakots sa mga fitness instructor, wala na sigurong nagpapa-liposuction para lang mabawasan ang kanilang mga taba. So, yun. Kaya naman kung nakikita nyo kami na nagpo-post sa aming mga Facebook ng kung ano-ano mga pagpapapayat or achievement namin, yung nakikita nyo yung resulta namin, sana hindi kayo ma-anon sa mga pinapakita namin. Bago sana maging ano sa inyo yon, motivation, inspiration. Kasi sabihin nyo na lang, bonus na lang namin guys yung pagpo-post namin sa mga Facebook namin ng aming transformation result. Guys, kasi ang sarap sa pakiramdam yung nakikita mo yung sarili mo, yung mga pinaghirapan mo sa sarili mo na yun, yung achievement mo. Yun ang kagandahan nun. Right, sa for the meantime, nandito na kami ni Mrs. sa Real Canadian Store. Dadampot muna kami ng kung anong-ano dito. Pakakain, grocery, kasi maaga pa naman. Bago tayo dumiretso doon sa sa eye clinic. Magpapa-eye clinic. Tapos blood works. Yun. Okay guys, tapos na kami nag-grocery ni Mrs. Ngayon pupunta na tayo din sa kasi yung appointment ko alas 2 din. Baka mamaya makakaligtan ko pa yung appointment. Hindi pa ako ngayon, sayang ang pagkakataon. Ang lamig-lamig, sobra. Bibitakan na nga yung labi ko . Bibitakan yung labi ko sa lamig. Bibitakan mo. Oo. Ayan guys, andito na tayo sa sasakyan ulit at papunta na tayo ngayon sa North Gate kung saan nandun yung clinic para sa eye, sa mata. Kasi kailangan yun . Kung diabetic ka daw, kailangan mo pa-check sa mata. Kasi yan ang ina-atake. Since type 2 diabetic tayo, kaya papacheck natin. Number 1 natin gamit ang mata sa pagdadrive. Kaya yun ang kailangan mga lodi. Alright, North Gate. Atras. Alright. Face mask is required to enter the clinic. Hello po. Yes ma'am. Should I come here? Is it okay my camera? Yeah, what are you recording for? Oh, I have a video blog. Doing a blog. Okay. Yeah, I'm a truck driver, blogger. I'm like a trucker. So, okay. No, it's not okay. Then I can close it. If it's okay, then fine. Yeah, are you going to be blogging some of our products? I have a appointment today for eye test. I don't know. You have your Manitoba Health Board? Yes, ma'am. I have here. You're Filipino? Mm-hmm. Okay. Can I speak Tagalog? Yep. And do you have any insurance for your eye exam? I think I have in my work. I will give it to you. Ano yung insurance ko? Do you have your car? I don't know if I have share. Do I have share? Nasa'yo. Meron akong kopya ng Blue Cross. Oo.
Oh. Ito yata yun, oh. You can ask me in Korea. I hear, can you hold, please? Blue Cross. Yan, ito ma'am, oh. Kasi rinirin ko yun ng doktor ko kasi na ano, eh. Magpa-check ako ng eye, eh. Super, no, I don't have any problem with my vision. But since I have a type 2 diabetic, he is asking me to do some eye test. Thank you. And this for now just gonna be a couple of minutes. All right, sure, for sure. I don't. Oh. Dinala ko kasi kailangan ito, eh. Right, you guys. Inukulang muna tayo rito. Antayin lang natin kung anong sasabihin nila. Pagkatapos, 'yun. Kalinis naman dito, no? Ang ganda. Ang ganda ng lugar na 'to, linis pa. A few moments later. Alright, you guys, tapos na kami sa mata. Babalik tayo. Ayan, kasama pa rin natin si Mrs. Good thing, no? Kasi yung pag-check up ni doctor sa mata natin, kaliwa at kanan, hindi ko na binidyuhan doon kasi bawal daw nga doon. Just for a respectful reason. Papasalamat ako, guys, no? Dahil wala silang nakitang ano sa aking mga nerves, kung ano, optic nerve at saka etcetera man dyan sa likod ng aking mata, sa harap ng aking mata. Pinagbasa nila ako ng maliliit na nabasa ko pa rin, which is okay pa naman yung paningin natin. Sabi ni Doc, it's so healthy daw yung aking mata at walang sign of diabetes. Yun ang pinagpapasalamat ko. At binigyan niya ako ng eyeglass sa reseta, which is yan, makikita nyo. Pero optional lang naman, optional. Kung gusto kong magpagawa ng eyeglass, pwede. Pero kung hindi, okay lang din. Ang sabi niya, kasi meron tayong insurance nga dun sa ating trabaho, which is truck driver tayo sa fleet natin sa Truffers. Mag-i-inquire ako kung sa Truffers covered ako 100% sa eyeglass, kukuha ako. At least kahit pa paano mayroon akong para sa gabi at saka pag nag-i-edit ako ng video at nanonood ako ng movie pag wala akong ginagawa sa truck at kahit sa bahay. Pero kung hindi ka naman covered, sabi niya ni Doc, hindi mo naman kailangan. Kasi hindi pa naman kailangan talaga. Hindi ko pa naman kailangan. Sa edad kong 42 years old, healthy pa rin yung mata ko. Wala pang problema. Wow. Nagpapasalamat ako. Ngayon, on the way na tayo ngayon sa ano, sa DynaCare. Itong dugo, ipapacheck naman natin yan, ang dugo natin. Stay with me, guys, para malaman natin kung I define yung mga klase ng mga ano ni doktor dito sa ano, yung mga kinu-cure natin. Yun. Of course, siyempre si Mami pa rin ang ating driver. Yeah! Hey, Mami. Wow. All right, ayan na, guys. Nandiyan na dito na tayo sa DynaCare. At sana ma-check agad ako diyan para makauwi na tayo at makapagpahinga na. Gusto ko rin magpahinga sa bahay kasi kauwi lang nating kagahapon ng alas 9 ng gabi. Tapos bukas aalis din ako, parang isang araw lang ako dito, 24 hours. Bali 36 hours kasama yung gabi pa pamadaling araw. Naghahabol tayo, eh. Tarahan. Sana may check na makakano tayo agad-agad. Tara, guys. Dalhin natin itong ano, repair na binigyan ni Dr. Isaac. Tama na. Walang hawak-hawak ka. Naiihi na rin ako pero hindi na ako iihi. Antayin ko na lang sila.
Good evening, good afternoon, ma'am. Ito po. Good afternoon. Oh, nakakamera ako, ha? Okay, ayaw mo. Oo po, nakikita po kayo dyan. Okay lang po ba? Kasi ako, truck driver, vlogger po ako eh. Oh. Sila kay tracker. Shout out, shout out lang po. Say hi, ito na camera. Camera. Oo. Nag-vlogger ka ba? Opo. Nagbablog. Eh, today eh, ewan ko, sana bumaba yung aking mga type 2 diabetic. Akin na yung health card mo. Oh, health card pala. Kala kung ano yung bibigay nyo sa... Ano bang number ng vlogger mo para makita ko yung sarili? Ay, opo. Lakay tracker lang po, Ilocano. Taga-ano ka nga? Ay, Ilocano kayo mo. Taga Burgos, Pangasinan. Burgos, Pangasinan. Lakay tracker, tinyat na agad ng akwak. Vlog ko. Okay. Uwan, tawagan na alatan niya. Hmm. Sige, ngarap na. Okay. Saan tayo, Han? Diyan na lang. Ba tayo mo umupo sa ano? Walk-in appointment ito eh. Yan. Alright, you guys. Nandito tayo sa loob ng washroom at kasama ito doon sa ating check. Urine. Kaya naman ako ay wait, tapos ilalagay ko doon. Pagkatapos, dugo naman. Yan. Wala dyan. Oh, alright. Yeah, better now. Alright, that's different. You left it in the little cupboard in the bathroom, right? Yes, it's... I open it and then... Okay, perfect. Good. I give you a good pump with yeah, that. Good. That's what I like to see. Alright. Hey, little thing. And you can open your hands. That's good. Mm-hmm. All right. So how many cc you guys gonna need? Well, these ones are about 6, 12, these are about 3. How many like that? 3? Less than 20 that we're taking today. Mm-hmm. Yeah, all together, yeah, less than 20 cc. I'm not gonna get dizzy, eh? No, no. Not too much, yeah? All right. I promise, it'll be okay. It will be okay. Alright, last one, then we can have the rest. Okay, that's good. Just press there for a little bit, okay? Press there a little bit, and we're good? I'll tape it up. Alright. Sometimes it leaks up. Alright, yeah, sure, for sure. Okay. And then there is the how do I get the... The result? The result? It'll go straight to your doctor. Doctor? And I can ask them a record, a result, or... Yeah, they'll go over it with you, but they'll call you if there's anything. But if you want to make a follow-up appointment to go over the results, you can do that too. Okay. But they should have it by next Thursday, Friday, all everything. No, just 1 week. It gives one at least 1 week. Yeah. All right. Yeah, you thank you. Stuff earlier. It's just one of your tests takes a little bit longer. Sure, for sure. Okay? Thank you. Okay. You're welcome. Okay. Okay. Bye-bye. Bye. Ay, oh, nga pala. My jacket. Thank you very much. All right. Alright, get it. It's cold outside. Salamat! Yun, nasa na si nanay. Thank you, nay! Nanay ka dyan. Ilocano yan. Sabi niya, Ilocano rin din siya. Alright, you guys. Ayan, tapos na. At aantay na lang natin yung resulta. Sana na-define ko yung mga sakit-sakit ko. Hmm? Definition of sakit-sakit ba? Hmm. Di ba, mami? Idi, wow. Lagi natin kasama si Mami. Ako nga ba? Ang partner ko sa anything is Mami. Baga sa ano guys ha, i-cheer up natin ang ating asawa, mga asawa. Kumupas man ang kanilang alindog o hindi gumanda man sila, i-cheer up pa rin natin sila kasi sila yung nagbigay ng magagandang anak natin, nag-aalaga sa atin, at higit sa lahat, sila yung naglalaba
sa mga salawal natin na may bahid, ibak. Diba mo may? At antayin na lang natin guys yung ano resulta ng ating blood works. Hopefully maging okay na lahat. Yung aking eye, wala naman silang ano, nakitang diferensya sa aking mata. So nagpapasalamat ako. Fully healthy naman yung mata natin so far. Yan. At hopefully ay magiging back to normal na ako at gumraduate na ako sa pagme-maintenance ko. Kaya naman sa mga ginagawa kong pag-exercise, pag-effort ko at pagda-diet ko na nakikita nyo, pinopost ko sa YouTube ko, sa ating YouTube, sa ating community, eh sana magkaroon din naman ng ano, ng progress, kumbaga sa ano, eh result na maganda-ganda. Kasi yung diabetic, nakukuha lang sa mga ano, yung type 2 diabetic, nakukuha lang sa mga pagkain niyan eh. Kung iwasan mo yung mga kinakain mo, sigurado gagaling yan. Maniniwala ako na gagaling ako at mawawala yung pagme-maintenance ko. Then tabayan natin mga kaibigan ang resulta sa susunod nating video vlog, of course sa labas tayo sa tracking at pagkatapos nun yung result, mga 7 days daw yun. Ame, mayroon ka ba bang idadagdag? Wala na. Yan. Guys no, hanggang sa muli nating pagkikita, stay safe, eat healthy, keep safe on tracking. Peace out guys. Bye. Lakay Pinoy Tracker.